The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The disciples of Jesus recounted what had taken place along the way, and how they had come to recognize Jesus in the breaking of bread. While they were still speaking about this, Jesus stood in their midst and said to them, "Peace be with you." But they were startled and terrified, and thought that they were seeing a ghost. Then he said to them, "Why are you troubled? And why do questions arise in your hearts? Look at my hands and my feet. That is it, that it is I myself. Touch me and see, because a ghost does not have flesh and bones, as you can see I have." And as he said this, he showed them his hands and his feet. While they were still incredulous for joy and were amazed, he asked them, "Have you anything here to eat?" They gave him a piece of baked fish. He took it and ate it in front of them. And he said to them, "These are the words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and in the prophets and the Psalms must be fulfilled." Then he opened their minds to understand the scriptures, and he said to them, "Thus it is written that the Christ would suffer and rise from the dead on the third day, and that repentance for the forgiveness of sins would be preached in his name to all the nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things." May, dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Mga kapatid, sa misang ito, isa lang ang aking dinadalangin. Nawa tayong lahat ay magkaroon ng mapayapang kalooban. Para sa ating lahat, sa inyo, sa atin na nandito sa loob ng Basilika, at gayon din po sa mga nanonood sa Facebook at saka sa YouTube. Ako'y nananalangin na nawa matanggap natin ang biyaya, ang biyayang inaasam-asam ng lahat, ang biyaya ng mapayapang kalooban, the gift of the peace of mind and a peace of heart. At ang panalangin ito, mga kapatid, ay hango po sa ating Ebanghelyo. Ebanghelyo na kung saan ang biyayang ito na dinadalangin natin. Sa eksena ng Ebanghelyo, kusang ipinagkaloob ni Jesus sa mga apostoles. Kusang ibinigay sa kanila ang biyaya ng mapayapang kalooban. Ngayon ang tanong, bakit nga ba ipinagkaloob ni Jesus ito? Mahalaga nga naman ang biyayang ito, lalong-lalo na sa eksena ng ating Ebanghelyo, sapagkat una sa lahat, ang biyaya ng kapayapaan ay nagpapagaan ng kalooban. Nagpapagaan ng kalooban. Makikita natin sa eksena, ang mga apostoles noong panahong iyon, matapos namatay si Jesus at nawala sa kanilang piling, napakabigat na kanilang kalooban. Kitang-kita natin, sila ay nagdadalamhati, nalulungkot, takot na takot, nagtatago, nasa loob sa sulok, nakakulong, sapagat mabigat ang kalooban. Kaya nga naman, kitang-kita ho natin, nung si Jesus ay lumapit sa kanila, nagpakita, automatic, kusang ipinagkaloob sa kanila ang kanilang pangangailangan, ang magkaroon ng peace of mind and peace of heart. At kita nyo naman, matapos ipinagkaloob sa kanila, unti-unting gumagaan, unti-unting nagsasalita, unti-unting namulat ang mga mata, unti-unting lumabas sa katagalang nagtatago sa loob, naiwan sa loob, nakakulong, unti-unti silang lumabas. Nang dahil sa gaan ng kalooban, dulot ng payapang kalooban, sila'y lumabas. Hindi lang lumabas, ibinahagi pa sa lahat ang biyaya ng kapayapaang iyon. Kaya mahalaga
ang kapayapaan. Pangalawa, mahalaga ito sapagkat tunay nga naman ang kapayapaan ay magdudulot sa atin ng pag-unawa. Hindi lamang sa pag-unawa ng sitwasyon, pag-unawa ng eksena, una sa lahat, mas mauunawaan mo ang sarili mo. At kapag buo ang iyong pag-unawa sa sarili mo, ganap, mas magaan at madaling maunawaan ang kapwa. Sa bandang huli ng ating Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus, tila hindi niyo pa nauunawaan. Bakit kayo naguguluhan pa? Bakit punong-puno pa ng duda nung nakita niyo ako? Isa lang naman ang kanyang dalangin, nawa mauunawaan niyo ang muling pagkabuhay ko. Paano? Kusa niyang ipinagkaloob ang daan patungo sa tunay na pag-unawa, ang mapayapang kalooban. Kaya nga naman mga tao, kita mo naman sa mga experience natin, sa karanasan ng buhay natin, mas madali nating mauunawaan, mapapatawad, o kaya'y matanggap ang ating kapwa, ang kahinaan ng ating mga kapatid, kung ikaw mismo ay may malawak na pag-unawa. At makakamit lamang yun mga kapatid, kapag mapayapa ito. Higit sa lahat, bakit mahalaga ang kapayapaan? Yung biyaya ng pagsabi ni Jesus ng peace be with you? Mahalaga ito mga kapatid sapagkat ito lamang ang daan na mas higit mong makita ang Diyos. Kapag ang gulo-gulo ng buhay mo, makakalimutan mo ang Diyos. At tunay nga naman, kapag nasa gitna ka ng kaguluhan, yung tipong ang daming distraction, sabog-sabog, walang Diyos. Saan mo nakikita ang Diyos? Sa katahimikan, sa kapayapaan, sa may mapayapang kalooban. Meron po akong nakilala, siya ay isang sikat na photographer. Hindi lang siya sikat sa pagiging photographer, may kakaiba sa kanya sapagkat naikot na niya ang buong Europa sa pamamagitan ng kanyang motorcycle. Tapos, habang andun yung hobby niya na talagang kumuha ng mga magagandang views, pag nakikita niya yung mga halaman, yung mga ibon, yung mga sunset, sunrise, lahat, kahit tao, kinukunan niya. Sikat na sikat siya. Katapos, kinukunan niya lang ito sa iba't ibang parte ng Europa, sa pamamagitan ng kanyang motorsiklo lang. Sikat na sikat siya. Taga Poland. Maya-maya, biglang iniwanan ng lahat, pumasok po sa seminaryo, nagpare. Nakausap ko siya minsan, natanong ko siya, kasi schoolmate, bakit? Isa lang sagot niya, hindi niya nakita ang Diyos sa labas. Nahanap niya sa loob, nahanap niya sa katahimikan, at ngayon, mas mapayapa ang buhay niya. Mahalaga ang biyaya ng kapayapaan, mahalaga yung eksena ng pagsabi ni Jesus ng peace be with you, sapagkat iisa lang ang naninais niya, makita nila ang Diyos. At dadalhin nila ito habang patuloy na sila'y lumalabas, lalabas at papunta sa labas upang ibahagi ang biyaya ng kapayapaan at galak nung makita nila si Jesus na muling nabuhay. Kaya mga kapatid, isa lang ang panalangin, simple, katahimikan, kapayapaan. Simple, pero mahalaga, sapagkat dito nakasalalay ang pagkakataon na kung saan mas higit na makikita natin ang Diyos.